Isang araw ay mayroong isang mabait na batang babae. Lahat ng tao ay tinatawag siyang Little Red Riding Hood dahil palagi siyang may suot na pulang kapa. Ibinigay ito ng kanyang lola na mahal siya noong kaarawan niya. Isang araw, sinabi ng ina ni Little Red Riding Hood na, "Ito anak, ibigay mo ang bakul na ito sa iyong lola. Mayroon itong masarap na tinapay, mantikilya, cake at berry. Siya ay mayroong sakit na ilang araw na ang nakakalipas. Sana ay sa pagbigay mo ito ay umayos ang pakiramdam niya. At tandaan mo anak, huwag kang makikipag-usap sa hindi mo kakilala at huwag kang aalis sa iyong dinadaanan. Maglakad ka lamang sa daanan na iyon at bumalik." Ang lola ni Little Red Riding Hood ay nakatira sa gitna ng gubat sa labas ng ngayon. Kaya naman ay umalis na si Little Red Riding Hood habang suot-suot ang kanyang pulang kapa. Kakapasok pa lamang niya sa gubat nang biglang lumabas ang isang lobo mula sa puno. Hindi siya natakot dahil hindi naman niya alam na ang mga lobo ay delikado. Sabik na sabik ang lobong kainin siya, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili dahil may mga magtutrosong malapit sa gubat. Naisip ng lobo, "Kawawang bata, di hindi naman alam na delikadong sumama at makipag-usap sa isang lobo. Magandang araw, Little Red Riding Hood." "Magandang araw, Ginoong Lobo." "Saan ka pupunta?" tanong nito. "Bibisitahin kong aking lola dahil masama ang kanyang pakiramdam." "At ano namang laman ng iyong bakul?" "Mayroon akong tinapay, mantikilya, cake at berry na dadalhin para sa aking lola." "Mahusay! Saan naman nakatira ang iyong lola?" At sinabi naman ni Little Red Riding Hood kung nasaan ang kanyang lola nakatira nang walang kamuwang-muwang. Naglakad sila ng magkasama ng ilang oras at dumaan sila sa isang magandang hardin sa gubat. Nagsalita muli ang lobo, "Napakagandang bulaklak naman nito. Bakit hindi ka pumitas ng ilan para sa iyong lola?" Tumingin ang bata sa paligid at nakita ang mga magagandang bulaklak. Naisip niya na matutuwa ang kanyang lola na makatanggap ng magagandang bulaklak at kahit na pinayuan siya ng kanyang ina na huwag umalis sa kanyang dinadaanan. Habang si Little Red Riding Hood ay pumunta sa pinakalooban ng gubat upang mamulot ng bulaklak, ang lobo ay pumunta sa bahay ng kanyang lola. Kumatok ang lobo sa pinto at nakarinig ng boses sa loob. "Sino iyan?" "Ako ito, si Little Red Riding Hood. Dinalang kita ng tinapay, mantikilya, cake at berry." "Mabuti. Itulak mo ng malakas ang pinto at ikaw ay pumasok. Wala akong lakas upang tumayo at buksan ito." Pumasok ang lobo sa bahay. Pumunta sa higaan ng matanda at kinain siya ng buo. Pagkatapos ay sinuot niya ang mga damit nito at humiga sa kama. Pagkarating ni Little Red Riding Hood sa bahay ng kanyang lola, ay napansin niya na bukas ang pinto nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto nito at pumunta sa kwarto. Madalas ay nakakaramdam siya ng tuwa sa bahay ng kanyang lola, ngunit noong araw na iyon ay parang may mali. "Magandang umaga." Ang kanyang lola ay mukhang kakaiba. "Oh lola, lumaki ang iyong mga tainga." "Para lang marinig ka ng mas malinaw." "Oh lola, lumaki iyong mga mata." "Para lang makita ka ng mas malinaw." "Oh lola, lumaki ang iyong mga kamay." "Para lang mahawakan kita ng mas maigi." "Oh lola, lumaki ang iyong bibig." "Para lang makain kita." Umungol ang lobo, tumayo sa kama at kinain ang kawawang bata ng buo. Sa sobrang busog ay bumalik ang lobo sa kama at natulog muli habang humihilik ng malakas. May isang mga ngasong nakarinig sa kanya at naisip na hindi pangkaraniwan para sa isang matandang babae ang humalik ng malakas. Sinilip niya ang loob ng bahay at nakita ang lobo na humihilik. Ang mga ngasong ito ay matagal nang hinahanap ang lobong ito. At sa wakas, ay nahanap niya na ito. Itinaas ng mga ngaso ang kanyang baril at babaril na sana na mabagtanto niya na maaaring buhay pa ang matanda sa kanyang tiyan. Kaya naman kumuha ang mga ngaso ng gunting at hiniwa ang kanyang tiyan.
Nakakita siya ng maliit na pulang kapa at hindi nagtagal ay lumabas si Little Red Riding Hood. Hiniwa pa ng mga ngaso ang tiyan nito nang mas malaki at lumabas rin ang lola mula rito. Pagkagising niya ay natakot siya at sinubukang tumakbo. Ngunit ang mga bato ay napakabigat na nahulog siya at namatay. Kumain ng tatlo ng cake at tuwang-tuwang pinagdiwang na hindi magiging mapanganib ang kanilang... pamumuhay dahil sa lobo. Napagdesisyonan na ni Little Red Riding Hood na hindi siya aalis sa kanyang daanan at makikinig na sa kung ano ang sinabi ng kanyang ina sa kanya. Moral: huwag makipag-usap sa hindi kakilala at palaging makinig sa mga sinasabi ng iyong magulang dahil alam nila kung anong nakakabuti para sa iyo.